Okay guys, so welcome to another episode of MOTOKONEK. As you know, medyo nandun ako sa side ng pagka-short rider, standing at 5'3", di ba? So most of the bikes available in the market ay hindi ko talaga abot because of my height. But in reality guys, sa totoo lang, it's really your self-confidence that limits you to ride taller bikes. Kaya in this episode, I will be sharing with you my top 5 secrets on how I am able to ride a big bike, specifically an adventure bike. For my top 1 secret, choose a big bike with a low seat option. Like this one, a BMW F750 GS. So it already comes with a low seat option, okay? Mas okay na bumili ka ng low seat kesa naman sa ipa-lowered mo siya or ipa-shave seat mo siya. Bakit? Kasi I've tried a bike na pina-low seat ko or pina-shave ko, kaya lang ang nangyari is hindi naging ganun kaganda yung performance ng bike. So, kung gusto nyo na still the same performance yung bike, you choose a bike with a low seat option. Down to my top 2 secret. Invest on a riding boots. Well guys, sa totoo lang, nag-try ako ng mga regular or yung mga ordinary na boots, pero nahirapan talaga ako. It gives you more confidence, stability talaga when you invest on a riding boots. At ang isa pa sa maganda dito, it's really well padded, plus meron siyang mga ankle support. So, parang meron ka talagang feeling na when you stop the bike and when you ride it, the moment that you put your feet flat on the ground, meron talaga siyang feeling na kaya ko to, kaya kong mag-stop, kaya kong mag-ride. And hindi lang yan, hindi lang confidence ang maibibigay sa inyo ng inyong mga riding boots, kung hindi ang talagang safety. So safety is really your number one priority when riding a motorcycle. Okay, so for my top 3 secret, ito talaga yung pinaka-secret ko, guys. Tada! Invest on a height increaser foam. Yes, makikita niyo yan, no? So ito ang nakakapagbigay sa akin ng additional confidence kasi it gives me an additional of 2 to 2.5 and yung iba up to 3 inches. So, can you imagine yourself na yung pagbaba ng paa mo, biglang feeling mo ang tangkad mo, sa kaya sobrang laking tulong talaga sa akin ito, guys. This one, I got it online. So, kung yung mga nanonood sa akin and you want to buy the same foam, meron yan online, hanapin nyo lang. I'll show you kung paano ko nilalagay ito sa aking boot. So, kung ito yung aking height increaser foam, I just have to put it inside the boots. So, ito yung aking boots. And then, I just put it inside. Actually, no, isa talaga to dun sa mga secret namin ng mga babae. Kasi, ang maganda dito, guys, hindi siya halata. So unlike, 'di ba, pag meron kang may konting heels ka, halata talaga siya. So this one, hindi siya halata. Akala mo talaga matangkad ako. For my top 4 secret, practice your left and right balancing and of course, landing. When riding a big bike, guys, it's very important na alam mo kung nasan yung center of balance mo. Kasi normally, when you are riding, kapag ka umaandar ka, hindi mo talaga ma-feel yung weight ng bike because nasa gitna siya. But the moment that you stop your bike at nagkamali ka, yung center of balance mo mawawala. And yun yung isa sa mga common mistakes ng mga newbie riders, well, including me, no? At first, pag hindi ko siya na-control, wala na akong magawa kung hindi talagang mababagsak na yung bike. So that's why it's very important that you practice your left and right balancing and of course, landing. So what I do before I ride is
I practice that. So let me show you kung paano ko siya ginagawa. And lastly, for my top 5 secret, invest on an off-road riding session. Well, ako actually guys, nag-enroll ako sa Honda riding, nagpatuloy na ako ng precision riding, but iba talaga when you are riding sa off-road. Bakit? Well, first and foremost, when you are riding an off-road bike or an enduro bike, mataas talaga siya and malaki siya talaga. So it means that masasanay ka on how to move and stop your bike nang malaki. Okay, so when it comes to your big bike, it's much easier for you to handle it because nasanay ka na sa isang malaking bike. Second, what I like pa about off-road riding is that masasanay ka din sa different terrain. So, meron yung lubak, meron yung madulas, meron yung mabuhangin. So, it's easier for you to adapt to a certain terrain. Kaya talagang para sa akin, guys, when you start to do off-road riding, mas tataas talaga yung confidence mo on handling your big bike. So, that's it guys. Thank you so much for watching this video. Sana marami kayong natutunan. Kung may natutunan kayo, please do click that subscribe button para naman isa kayo sa makapanood ng mga upcoming videos ko. Please do also follow me on Instagram and on Facebook at MOTOKONEK. Keep safe guys and ride soon! Bye!